Hi mga kagandahan! Ito kami ng adobo with, ano to, wing? Ano to? Legs! Chicken adobo legs. Ganyan, yes. Yes. Adobo ni Diyosa. Ah, siguro nga kasi mga duduro ba? Nakakaloka. Kasi dadalhan namin yung ano, in-makeover namin, kakain kami doon, tapos magsusikahan. So, ayun. Naisipan namin magluto ngayon ng adobo. Para naman makatikim sila ng adobo namin. Ganyan. Diba? Sarap. Wala pa yan. Sarap, diba? Ayan siya. Kasi mamaya ipiprito namin yan. Yes. Tapos yung sauce, ibabalik din namin siya later. Yung magti-creamy so, yung sauce. Ang sarap. Like, my God. So ayun guys, mamaya na lang ha. Stay tuned. Mamaya na lang. Yung ano, yung chicken. So, hindi natin siya kailangan iluto ng bongga sa pakuluan ng bonggang-bongga. Kasi mabilis lang naman. Matudurog siya. Chicken. Tsaka matudurog siya pag over, ano. Pag na-overcook. Ganun. So ayun, papainitin mo natin yung mantika. Mainit na. Nagkaroon kayo mukha mo dyan kung ma-prito. Mainit na. Makakaganda. So ayun, mamaya lalagyan natin siya ng seasoning. Yeah. Baka naman, liquid seasoning para perfect yung lasa. Ganun. Baka naman, Lord. So, ayun. Baka matalusi kami eh. So, nakakaloka. Eh, sitrito natin siya sa mantika. Parang tayo nagpa-fried chicken, pero mamaya. Pag, ano na? So, patalusik na yung keme. My God. Hindi ko makakang kutsara mo, ganun ganun mo. Ay, ito na nga. Ang God. Ay! 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 Ang bayan, kalakas na natin. Ay! Sayon. So ito na mga kagandahan, ganito lang ang pag-aadobo namin. Actually, simple lang naman siya gawin, hindi madali lang siya gawin. Diba? Hindi naman siya masyadong. Simple but delicioso. Ay, nakuwiran. Magpasapasa ka lang ha. Kailangan mag-ano siya, magpa-brown yung chicken. Yeah. Parang siyang nakano na talaga. Ang pang crusty. Ang dami namin chicken kasi magdadalak tayo dun sa ano, sa pupuntahan namin yung mother ng i-makeover namin. Kain. Yes, dun kami to kain. Mas maganda maraming food para lahat, everybody happy! Sarap pa naman luto ni Kiyosa. Laging ubos, laging sold out. Gusto mo yun? Papa-adobo, adobong baboy, adobong chicken. Wala, gusto ko lang talaga matuto mag-look. Tapos ano, sinigang na puro kamatis, puro tomato, ang sarap. Gusto ko lang talaga matuto mag-luto. Para ano naman, kasi diba? Sarap, ang sarap yung ang plastic mo. Ang sarap na. Ano, sabaw pa lang ulam na kasi yung tomato, yung ano niyang, yung katas ng tomato, ayun yung masarap talaga. Yung kulay orange yung ano niya, yung sabaw. Walang halong ano, walang halong chemical. Yung pure talaga siya. Yung pure hindi mo nala kailangan lalagyan ng kakandihan. Chemical. Ayun na nga, chemical is life. Kailangan ko siya isusprito ng bonggang-bongga, ganyan. Para yung brownies na. Brownies na. Tsaka ilalagay yung ano, yung sabaw niya. Sarap! Oh my God, I love ano talaga, chicken. Lahat naman ng curry masarap, pero ano lang, yung tamang ano lang, di ba? Pero anong chicken tonight? Anong Bounty Fresh, oh. Bikini Man, Jen. Bounty Fresh. Baka naman.
Kasi ito, yung ito daw, wala daw halong ano, hindi yung tinuturukan, ano lang, not, all natural yung chicken nila daw. Kaya medyo may kamahalan siya. Oo, kasi ang mahal niya lang. Pero all natural, walang... Pero okay walang, lang, diba? Walang turo. Kasi hindi naman tayo araw-araw bumili ng chicken. So okay lang, kahit ano lang. Once in a blue moon, bili tayo ng mga ganung ano, quality kinembot, ng mga chicken. So ayun, diba? Ang init. Baka naman record. Tapos ko nakakaloka. Ayun na nga, yung mga balat niya natanggal na. Antayin lang natin siya magba-brown-brown lahat. Samahan niyo kami mamaya kumain. Doon kami kakain sa friendship namin na ano, papagandahin namin. Yung mamsi niyo. Actually, ano siya, di ba? Para ilan pa sila magkakapatid? Ano, sa una, dalawa. Ay, sa unang... Sa unang ano, asawa. Sa unang asawa, dalawa. Tapos yung sa, ano, lim, bali lima sila, bali seven sila magkakapatid. Tapos ang babata pa ng mga anak ng ano, kaya parang... Sobrang nakakaano talaga, nakakaawa. Tapos, yung asawa ng ina-makeover natin, construction. Construction. Kasi yung tinitira nilang bahay niya, yung hindi sa kanila. Yung parang, nakaano lang sila. Tinitira lang nila talaga yun. Kayo walang kaliente. Yung bahay nila, na foreclosed, kaya may nakakuha. Tapos, dun sila lumipat sa kabilang bahay. Na kaya, super vacante talaga siya. Kaya nung ano, diba, kinausap natin si mother, kasi sobrang mabait naman siya, kasi natutuwa, na-excite pa nga siya. Tsaka kasi gustong-gusto niya rin magpaganda lang kasi yan. Siguro, ano, nagpakuwel daw siya dati, ganun. Basta mamaya, tignan niyo guys. Baka nang maalam ako ng sandok dyan sa ulo, nakakamok. So ayun na nga, ang init-init. Suwan. Para tayo na sa ano? Suwan. Sa desierto. So, ito na nga. Wala sa Boracay. Hi guys! Mga kagandahan! Ito na nga, pupunta kami dun sa ano? Sa makeover namin. Ito na! Ito na! Pag-grocery! Ayan! Pag-grocery! Kaya nakabili kami ng grocery kasi merong adobo ng ano. Pak adobo ni Josa. Yes, diba? Kaya lang init, go lang. Para sa... Kasi pag wala tayong gagawin sa araw-araw. Sa true, mababoard talaga tayo, mag-iisip tayo, magkakaroon tayo ng anxiety. Diba? Ay, depression! Madedepress tayo. Tapos doon na pumapasok yung anxiety. Tari, saan ano natin? Bakasyon? Diba? Ito na yung, oh my god! Di basta-basta yung laman nito! Maraming salamat sa subscribe sponsor! Oh my god! Ayun guys! Parang uuwi probinsya! Ayun ang mga kagandahan! Super bit-bit ang adobo, so, diba? Para man matikman nila yung adobo ko. And... Kasi pag natikman nila, hindi nila makakalimutan. Correct, di ba? Nakatikip siya ng pinakabasta na adobo. Ay, ganda! Ay, diba? Bagong gupit! Ay, saan ka pagupit? So, ayun na nga. So, malapit na po tayo sa bahay nila. Kailangan natin ipalaganap ang kagandahan. Kahit yung mga nagpalaganap, walang mga ganda. Pero okay lang. At kita mo silang masaya yung ginagawa. Makita mo yung ginawan mo is masaya sila. Nakakawalan ng pagod. Yes. At sobrang init na talaga, ayun. Super tiis-tiis lang kasi kahit umiti man tayo, okay lang. Ano din naman natin yung ganda ng balat natin kung wala naman tayong pakinabang sa lipunan, di ba? Kaya wala tayong natutulong ang kapwa. Oo. Dahil talaga sobrang arte ko, parang ayoko talaga maarawan, ayoko makaano, parang ayoko magpapawis, ganun. So ito na nga, asa JB? Hoy, JV, ano na? Ay, mother, ano na? O, tamang-tama, dala kong ulam. My God. Adobong, ano yan? Joke lang. O, ayun na nga. Later na yung ano, Kenny. Sugo muna. Sige, kain muna kayo. Ay, kumakain sila. JV, ano na? Huwag ka na maligo. Sanay ka naman hindi naliligo, di ba? So ayun, magpapaganda tayo later kay mother. Papagandahin natin siya ng bongga. Para pang ano, ready na rumampa. Talaga.
Dapat nga magdadala kami ng ano dito, kanin at saka ulam para sabay-sabay tayong kumain para masaya. Uy, anong pangalan nito? Galit ba siya? Galit ba siya sa amin? Ang ganda rin si JB, diba? So ito na nga, si Mother. Ayan, diba? Ang ganda niya. Kailangan natin siya gupitan at kulayan. Yes, makeover natin siya para mas lalo siyang gumanda. So ayan na nga, pre-prepare na ni Jaya ang mga gagamitin namin. Pero papakain pa siya sa baby niya. Pero mamaya-maya na, kailangan natin siya matapos. Mother, ano na? Masaya ka ba sa buhay mo ngayon? Ay, stress. Tingnan mo. Paano ka na-stress? Bakit? Anong kina-stressan mo? Ito mo, daming mga makukulit, di ba? Ah, okay. Pero masaya pag maraming bata, oh, ha? Di ba? Masasanay din. Oo, kahit doon sa amin, ang daming-daming anak ng mga pamangkin ko. Kasi nang ingay. Kaya nga eh. Oh, pero okay lang, kasi yung sobrang tahimik, parang lungkot. Oo, ngayon hawak. Di ba? Pero in fairness dito, hindi siya masyado mainit, no? Unlike din sa amin, my God, para kaming nasa pugon. So siya yung panganay mong anak na lalaki. Ano? Ang pinakamanay mong lalaki. Hi, Ma. Hello. Baka suntukin ako neto. Ito yung bunso. Oo. Makulit. Masa pa yung chicken? Oo, siyempre. Ayun, so dapat maganda sana pag dito ako nagluto ng mga ulam, ng ulam nito, diba? Tapos bago tayo mag-makeover para masaya. Iwanan mo na yan, wala nang laman yan. Ay, gusto niya yung ano, buto. Sorry, ano na? Ano ba yan, chicken joy ng Jollibee? Sarap, dapat pala sinali ko sila dito nung ano, napaano ako. Oo, di ba? Oo, nagpa-feeding program ako. Galing sa kanila yan. Sarap. Hi. Masarap? Masarap? Masarap, baby? Masarap daw. Ano, dead mas siya? Masarap daw dyan. So ngayon sabi ni JB kasi ano, magulo na yung bahay. Sabi ko, okay lang yan na magulo, hindi naman bahay ang pinunta namin doon. Hindi, I mean dito. Tao naman ang pinunta namin dito, hindi yung bahay. Ano kapag yung bahay din namin magulo? Ano yung tayo magandang bahay kung demonyo naman? Diba, correct. Di ba kung masasama yung tao nakatira? Mas maganda na yung ano. Kahit ganito lang, basta ano tayo. Totoo. Ay, tala yung Miss Thailand. Ano na Miss Thailand? Kakaloka. Asa wala kang ano ngayon? Di ba kasi naglalaba ka? Ano naglalaba? Labada? Schedule lang yun. Ito yung Sabado. Every Saturday lang talaga. Yung iba naman, hindi rin para pareha. Ah, pero dito lang sa mga kapitbahay mo? Madami. Ano yan? Ang gamot. Oo, sa sipon. At tingok. Jaya, maghugas ka na ng mga plato, di ba? Yun ang favorite mong gawin sa bahay. Maglinis, ayun. Mother, dalawa lang yung anak mong lalaki. Oo, si JB. Ah, so yung isang, si JB naging bakla pa, kaya ganun. So isa na lang lalaki. Isa na lang. Pero lagi siya napapagkaman ng babae mo, kasi yung itsura niya. Oo, si JB talaga. Mukhang siyang babae. Magugulat niya. Kahit yung mga amo ni Jal. Talaga? Kailan ko yun? Isa shampoo muna natin si Mother. Bago natin kulayan. Shampoo first. Para kumapit ang kulay sa hair. So dito tayo magsishampoo. Shampoo mga kagandahan. Ito yung magsishampoo si Jaya. Ayan si Mother. Lak na nga ayan ang mga kagandahan. Sinasyam ko na si Mother. So, ganyan lang talaga ang ano namin dito, mga eksena. Kasi wala tayong shampoo basin. Wala tayo sa salon. Andito lang tayo sa mga bahay-bahay. So, ayun. Huwag mo na kus kasi masyado yung anit. Para hindi siya ma-stress. Where's the towel? Asa yung towel? Ayun, no? Shampoo first. Bago natin gupitan and kulayan. Hair in color.
Oh my God, excited ka na ba, mother, na ano, ma-makeover ka? Oo na. Tagal-tagal ko naman gusto magkulay. Nakakalimutan ko. Ah, kaya nakakalimutan mo siya kasi sobrang busy ka sa ginagawa mo. Kaya nga. Naunahan ka pa ni JB, di ba? Sabi, niloloko ko nga eh. Sabi ko, dinaig mo pa ako, ha? JB ay isa nang... Ay no, mga kagandahan! My God! Excited na talaga si mother na mapaganda natin. Ayan, gupitan muna natin siya. Yun naman, tontuwa din tong isa eh. Ayan yung anak niya makulit, di ba? Oo, oh, ito. Parang siyang tumbol. Tumbol ka ba? Ako. Akin na yan po! Ayan! Oo. Salamat sa cutting cape, David Salon. My God, sobrang supportive ng management namin sa David Salon. Okay na sa'yo na anong iklian natin. Ah. Yung parang ganito o para mas maganda. Ah. Para mas ano yun? Parang bagka. Dito, may oo, may pinitas mahaba dito. Oh, okay, sige. Okay. Ay, sorry, diba? Huwag gaganda. Talaga, usong-usong din talaga siya sa ano, sa trend ng ano, haircut. Kasi diba, mainit nyo yun. Yuan! Hindi ganyan. Sa gula. Baka tumatal si kay yung ano nila makmak dun sa taas. Ah, may gumagal. Oo, na ano yun? Tawag dun. Pinitibag nila yung ano. Sa gula. Baka tumatal si. Ang taro yung bandong. Ano na? Magugupit ka din. Ito na. Dito. Tingin ka dito. Ayun, kasi naka-line up din yung mga bagets. Gusto rin magpagupit. Gusto rin magpagupit? Yes, of ang gagawin natin rehearsal kay mother ay bob cut kasi yun ang gusto niya. So, ilipit pa ni ganun mo. Hindi, ikot mo na. Katayin ko muna ito. Ang bango. Mabango yung buhok niya. Okay, John. Ako pinapahawak ako, ah. Bet. Ako naman. So conditioner na yan, mga kagandahan. At mga ka-fresh. So babanlawan na natin. So ito na nga mga kagandahan, ito na yung final result ng aming ginawa kay mother, makeover. Yan, haircut, makeover, tsaka color.
As in, oh my God, bumata siya ng bongga. Diba? Nakita mo na ba, mother? Masaya ka ba? Oo. So, ayun na, mother. Anong feeling na doon na napaganda ka ni Josa? Masaya. Kasi nakapagpaayos. Diba, ang tagal ko na rin kasi gusto rin magpakulay ng ano. Kasi parang nakakatanda siya kapag yung kulay yung hindi na rin. Nakakawala ng fresh. Diba? Tsaka yung gupit mo bumagay sa ano sa So ano man ang ano natin, sa lahat ng problema ang pinagdadaanan mo, ano ba yung pinaka, kasi talagang sobrang nahirapan ka? Ito, nung nagkasakit si... Ay, nagkasakit yung anak mo. Oo. Ah, dahil sa ano siya, parang may kondisyon, diba? Dahil sa, yung sa malaria ba yun na talagang umepekto na dun sa utak niya? Kaya ano, so ano naman ang mga ano dun sa'yo, nagpapahirap na? Kasi yung ang mahirap yung magpagamot kasi minsan nawawalan ka ng pera, di ba? Yun. Ang hirap talaga. Tapos minsan pag yung mahirap ka sa mga kapatid mo, may kariri. Kasi hindi maiwasan yun, di ba? Yun lang. So walang ano yung parang halimbawa marami ka naman siguro mga kapatid, no? Pero ano, hindi ka nakakuha ng mga suporta sa kanila, like sa pagpapagamot, di ba? Kumbaga hindi sa suporta ng pamangay pa. Oo, di ba? Kasi kagaya nung pag minsan, mas mabuti pa nga sabi nga nila, mas mabuti pa sa ibang tao. Pag lumapit, di ba? Kung sinabing wala, okay lang. Sa mga kapatid mo, pag lumapit ka, tapos yung... Ibang pag sinabing na wala, tapos marami pang sasabi. Hindi kasi naiiwasan, di ba? Ngayon, minsan, nakakasama din ang loob. Kasi yung katwiran ko, siyempre kung may rero lang naman din ako, hindi na ako magsasabi sa kanila, di ba? Kasi sabang ano din o, marami ka rin talagang, marami ka rin anak na kailangan mo talagang sustusan araw-araw. So, hindi, medyo mahirap talaga na ano, no, yung ipagsabay yung pagpapagamot sa anak mo. Kaya nga. So, ano, sa, di ba kasi kami, kahit mahirap lang din naman kami, kagaya sa akin, mahirap din naman ako, bakit ka umiiyak? Di ba? May mga tao pa rin talaga na ano, gusto makatulong sa kapwa natin. Like ako, kahit mahirap lang talaga ako, hindi naman kayo, ang dami-dami kong kamag-anak, ganito, ganyan, di ba? Pero ano, gusto ko pa rin talaga makatulong sa kapwa ko, kahit sa maliit na paraan. Basta, yung bukal sa kalooban na, ako bukal sa kalooban ko na tumulong talaga. So parang, kasi dati sobrang maarte talaga ako. Oh my God, parang unreachable talaga ako. Pero ngayon parang na-realize ko na parang wala, parang baliwala yun. Parang walang kwenta yung mga ganung bagay. Pag yung wala kang kaibigan, wala kang kilalang tao, ayun, di ba? Ano, bibigyan ka ni Jaya ng grocery. Kasi meron, di ba? Ganon. Pag-grocery. Dapat ako pa ngayon magbibigay. Hindi naman. Ang ano ang adikain ng ano channel namin is para ipalaganap ang kagandahan, 'di ba? Dahil sa kabila ng mga pinagdadaanan natin. Dahil sa kabila ng sitwasyon na pinagdadaanan natin ngayon, 'di ba? Sobrang hirap talaga ng buhay natin. Like ako na kahit ako, wala akong trabaho ng isang buwan. Ay, sin wala akong sahod, pero mas pinili ko pa rin talaga na ano tumulong. Para lang ano kahit papaano sa maliit na paraan nakakatulong ako. So, 'di ba? Ikaw din. Masarap sa pakiramdam. Oo, masarap sa pakiramdam talaga. Oo. So, mga kagandahan na sobrang napasaya natin si Mother Merly, 'di ba? Thank you guys sa mga kagandahan. Yes. No. 'Di ba? Sobrang na-happy ka ba? Oo, talaga. Ako din na-happy ako kasi napaganda kita. 'Di ba? Sabi nga ni Jimmy, mama, bagay sa iyo. Yes. At saka yung ibibigay namin sa iyo na grocery galing din yun sa mga nag-sponsor sa amin. Oo. Thank you din. Si Rini Mayor, di ba? Ay, thank you. Oo, di ba? Masaya ka ba, mother? Oo. Sobra. Dami naman. Yes. Yan, iyan muna natin doon. Ipasok na natin doon. Hello. Balik kami. Ilabas niya yung kaya. Ilabas niya yung kaya. Ano lang ito, mother? Kahit ano lang ito.
maliit na ano lang ito ah, tulong. Wala na mapasaya namin kayo. Hindi na yung maliit na tulong. Wala na yan. Oh my God, ang ganda rin ni Mother. Hello mga kaganda. Yes. Invite mo naman sila Mother sa ano namin channel. Oo. Subscribe sa inyong channel. Hi guys, hi mga kagandahan. Like, share, and subscribe sa aming channel. And don't forget to click the bell button. Button. Button niyo. Yung mga ganyan. Para updated kayo sa mga ano namin. Mga ganap. So meron tayong paano, extender juicy hot dog. Di ba sa shop? Copy ko para ano. And ano yun? Milo. And safeguard para mapanatiling malinis ang ating katawan. Thank you talaga. O, diba? Sana mapasaya po kayo dyan sa ano namin. Ay, so Jaya, ano nang sasabi mo kay Mother? So, ayun. Bilang isang anak, syempre, ano, masaya na may makitang may magulang. Ano, umiyak ka kasi diba wala ka ng Mother. Ano yung may makitang yung isang pamilya may kompleto yung yes, so, may tatay, may nanay. So ano, kahit simple lang yung buhay natin, ano, syempre, mas masarap pa rin talaga yung ano, may magulang kompleto. Na gagabay sa inyo na kahit ano, hirap man sa buhay, basta sama-sama, yes, malalagpasan ang mga problema. Ano sasabi mo kay Mother? Hindi mo na-miss yung Mother mo. Siyempre, ano, oh my God. Siyempre, nami-miss kapag, ano, kapag nami-miss ko siya, na, ano na, umiiyak na ako sa, ano, wala ako pagkasabi. Ayan ha, ayan, umiyak ka na, ano na, go lang, ano na. Ilabas mo lang yung ano mo, di ba? Yun na, basta na. Ay, wala kang mapagsabihan na ano, mga problema mo. Di ba kasi sa ang pinagdadaanan na, ang hirap talaga nang walang gagabay sa'yo, di ba? Ang hirap pala pag sinasarili mo yung isang problema. Parang ano, pag sinabi mo sa isang tao, ano, bigla na lang tutuloy luha mo na ano. Iyak. Basta ano, sana ano yung sana kung ano yung sinusukoy ng magulang natin, ano. Sukoyan din natin ng kabutihan kasi ano, masarap na makita mo yung magulang mo na masaya na abot mo yung pangarap mo na nakasama mo sila. Oh, ikaw, Mother, ano naman ang maipapayo mo sa ano, mga anak? Mga anak natin dyan. Sana, ano, magpakabait sila, tapos yung mag-aral mabuti. Kasi, siyempre, rin lang yung kaya nang ibigay, diba? Hindi man sa ano, diba? Yung parang sa, ano, mga material na bagay, oh. Diba? Kahit ako, hindi ko rin talaga naranasan nung ano pa ako, nung bata pa ako, na talagang magkaroon ng maraming laruan, or kung ano, kasi mahirap lang din talaga kami. So, ayun, nga so ngayon, parang, nag-switch up talaga ako nang magtrabaho para mabili ko yung gusto ko. At saka yung nabili ko yung mga gusto ko, pinili ko rin na makatulong sa iba talaga. Ayun. Ayan. Diba, ang pinaka-importante kahit hindi naman tayo ganun ka mayaman o hindi naman tayo mayaman, hindi naman tayo mapera, ang importante is ang mabuting gawain natin sa kapwa natin, diba? Yan ang pinaka-importante. Kaya nga sila, pag minsan tinagsasabi ako, ay, huwag kayo masyadong naiingit kung ano yung meron sa iba. Magsumikap kayo para marating niyo. Kasi balang araw, yung nakikita mo sa iba, makukuha mo yung kasi pinagira. Ma-achieve mo yung gusto mo ma-achieve. Parang gawin natin inspirasyon yung nakikita natin sa iba. Huwag tayong maingit, di ba, Mother? Kahit ano, si JV nga kanina sabi niya, magulo yung bahay namin dito. Sabi ko, hindi naman yung bahay ang pinuntang namin, yung tao, di ba? Yung tao, yung... Mas importante yung tao kay sumunod sa bahay na pupunta. Kaya natutuwa nga rin ako kay minsan kay JV kasi minsan sabi niya ni Eche. At sabi niyo, Melly, di ba si JV sabi niya, kumbaga, marami rin siya nagiging kabarkada. Yung lalo na yung may mga edad sa kanya. So, kaya nga eh, sabi ko, mas mabuti din ka ako yung para matuto din siya kung ano yung magiging bigay sa kanya na mabibigyan siya ng payo. Diba kasi siyempre minsan, mga bata kasi may nahirap ng pagsabihan.
Kaya pag minsan din niya sabi ko, ay kami, yun ang kaya namin na ibigay, yung kaya namin kayo mapag-aral. Ay kung paano kung hindi na, di ba? Oo. Tapos sa kanila, na-realize sa sarili niyo. Kaya sabi ko, mag-aral kayo habang kaya namin. Yes, kailangan pabutihin talaga yung pag-aaral. Kasi yung pag-aaral ay dyan lang, hindi yung mananakot. Oo. Oh. Ang baga kasi, dun sila kukuha ng magandang buhay talaga. Maganda din siya. So ikaw naman, Jaya, anong maipapayo mo sa ano natin? Mga kagaya mo, nag-aaral pa lang. Ano? Kahit mahirap yung sa buhay ngayon, ano? Wag kayong mawawala ng pag-asa kasi ano? Sa paghihirap na 'yon, may kapalit 'yon ng maganda. Mabubungay yung pinaghirapan mo, yung pangarap mo masusunod at makakatulong ka pa sa magulang at sa mga kapatid. Wag ka lang iyakan. Umiyak na nga siya, di ba? Wala nang iyak. Oh, umiyak na nga siya kasi ano. Taray, ang ganda ng buhok. Hay, kanina kami nagbabago. Yes, sobrang happy talaga si Mother sa ano, sa hairstyle niya. Oo, di ba? Kahit ang dami nating problema na kinakaharap ngayon, talagang nandito lang kami. Andito lang kami na ano handang magpaganda, handang tumulong para mapaganda kayo kahit yung mga aura namin haggard na. Ay, may grocery po, may yes, hot dog, so, guard di ba? Ikaw na mabait. Ay, kailangan kahit hindi man tayo mayaman, di ba? Yes. Hindi man tayo mayaman. So ito na nga, ito na yung ano natin. Hindi man tayo mayaman or kahit maliit man o malaki yung maitulong natin, ang importante is bukas sa kalooban natin at nakatulong tayo. Hindi importante kung gano'ng kalaki yung ano, di ba, halaga ng maitulong natin. Ang importante is nakatulong tayo sa kapwa natin, di ba? Yeah. Duble-duble naman ang blessing sa inyo din. Ayun. So, sobrang happy talaga ako na na nagagawa namin to, di ba? Sobrang happy ako. Anong maipapayo mo, Mother, sa mga magulang? Nawabag. Na wag mawala ng pag-asa, di ba? Kahit ganito yung sitwasyon natin. Tama. Kailangan ituloy lang ang buhay. Laban kaya kahit may problema ka, siyempre kung paghihinaan ka, siyempre kawawa naman yung mga anak. Dapat ginagawa mong inspirasyon yung mga anak mo na ituloy ang laban ng buhay. Ganun, di ba? Laban lang. So, yun guys, mga kagandahan. Sana patuloy niyo po kaming suportahan sa aming adikain na ipalaganap ang kagandahan at tumulong sa nangangailangan. Kasi naniniwala ko na ganda for everyone. So imbitahan mo naman sila sa channel natin. So ano guys, support ano Ranz and Jubel tandem and like, share, and subscribe. Yes, and don't forget to click the bell button para ma-update kita sa aming mga video at ganap kay Mother. Abangan niyo din Mother. Happy. Salamat po sa mga nagbigay ng sponsor maipaparating sa nangangailan kung hindi dahil po sa pagsawang tumulong sa amin. Maraming maraming salamat sa sponsor. Yes, at saka sana patuloy niyo po kami suportahan at any time na gusto niyo magbigay ng ano sponsor, andito lang kami, di ba? Para iano natin ipalaganap sa ano sa mga nangangailangan yung Matikman man lang nila ang magandang ano, magandang buhay. Kahit sa maliit na paraan. Sa hirap ng panahon yes. Sa pandemic. Salamat mga mga kagandahan. Salamat. Salamat mga kagandahan. Thank you.